Lubos sa ating lahat dyan, mga kamamis. Narito naman po tayo. Gusto kong i-share sa inyo ang isa sa pinakamahalagang bagay na pwede nating gawin upang tayo po'y maka-attract ng kaswertihan sa ating buhay. At ang mga bagay na ito, mga mamis, ay napakasimple lamang. Kaya panuorin nyo ito hanggang matapos ang ating video. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, ay subscribe nyo na po ang ating YouTube channel. Pindutin nyo po ang red button sa baba ng ating video upang manotipikit kayo sa lahat ng mga bago nating video na i-upload. So, stay tuned, mga mamis! Galin pa, mga mamis, ang ating isi-share sa inyo sa araw na ito upang inyo na kaagad itong magawa. So, ang ating kailanganin dito, mga mamis, sa ating gagawing ito ay ang ating clear bowl, yung babasagin, mga mamis, yung malinis at yung transparent. At pagkatapos ay kailanganin din natin ang ating bigas at ganun din po ang ating coins. So, ang ating 7 pirasong coins ay kailangan din po natin sa ating mga gagawin ito. At ganun din po ang ating 3 piraso ng dahon ng laurel. Ito po siya, ang ating dahon ng laurel, dahil ito po ang gagawin natin ngayon, tayo po ay mag-attract ng pera sa ating buhay. Kaya gamitin natin ang mga bagay na ito nang walang pag-alinlangan sa ating puso, na ito po ay magbibigay sa atin ng swerte. At 100% kayo po ay siswertihin, lalong-lalo na kung samahan natin ito ng sipag at tiyaga, panalangin sa ating Panginoon, at may 100% tayong paniniwala na ang mga bagay na ito ay magdadala sa atin ng swerte, mga mamis. Kung kaya, simulan na natin ito upang matapos na natin kaagad at para hindi kayo mainip, mga mamis. So, ang aking i-example sa inyo ngayon, mga mamis, ay ang ating bowl na ito. So, plastic ito, mga mamis. So, dahil example ko lamang nga sa inyo ay ito na muna ang aking gagamitin sa inyo. So, kung kayo ang gagawa dyan ay gumamit kayo ng ating mga babasaging mga mangkok. So, ito po ay malaki siya. Kung kayo dyan ay pwede kayong gumamit ng mas maliit nito at yung may takip, mga mamis. So, simulan na natin, mga mamis. Ang ating coins ay katulad ng sinasabi ko, 7 coins. Ito po siya. So, pagkatapos nito, ang ating 7 coins, mga mamis, ay unahin natin ilagay ang 2 piraso. 2 piraso muna sa ilalim. So, sa ating mga coins dyan, mga mamis, ay siguraduhin nyo ang nasa itaas ay ang ating yung may tao na coins. At pagka, before natin siya gawin, mga mamis, ay linisin natin ang ating mga coins ng tubig na may halong kunting asin o kaya naman ay may kunting suka. At pagkatapos ay patuyuin muna natin siya sa sikat ng araw. Huwag na natin siyang kunasan. At pagkatapos na nang tumuyo ay kumuha na tayo ng ating iba pang mga gagamitin. So, ang una nating gawin dito, mga mamis, ay ang ating 2 coins. So, ganito po siya. Nandito na po siya sa loob, mga mamis, ang 2 coins. Ganito po. Ang hirap na ipakita ko sa inyo, mga mamis, dahil kapag itagilid ko siya, tatakbo yung pera. So, ang ilagay natin siya bawat sulok dito, mga mamis, ang unang coins. So, lagyan natin siya ngayon ng ating bigas. Kahit na hindi gaanong marami, mga mamis, okay lang yan. Pero dito sa aking isasample sa inyo ngayon, dahil malaki ito, siyempre malaki din ang marami din bigas ang aking kailangan. So, takpan lang natin ang ating coins, mga mamis. So, ngayon ay natakpan na siya. Kung kaya ay ilagay na natin ang pang 2 coins. So, 2 coins din po ang ating ilagay.
Dito naman siya sa harap mga mamis at sa likod naman ang isa pang coins. So kanina mga mamis, ang inilagay natin ay dito siya sa gilid at dito rin sa kabila. At ngayon ay dito naman sa unahan at dito naman sa likod niya. So takpan na naman natin siya ng bigas. Takpan natin ang coins ng bigas mga mamis. So pagkatapos niyan ay natakpan na siya mga mamis. Ilagay naman natin ang tatlong coins. So ang paglagay natin ng tatlong coins mga mamis ay pag ganito na siya, ilagay natin ang isa sa gitna, dito sa pinakagitna. At yung isa naman mga mamis ang ilagay natin sa unahan at ilagay naman natin dito sa likod ulit ang isa pang coins. So ganito na po siya mga mamis, pa-strip po siya. At pagkatapos ay lagyan naman natin siya ng bigas ulit. Takpan na naman natin siya. So, nandito na mga mamis, natakpan na siya. Hinarap ko na talaga dito yung ating lagayan ng bigas mga mamis para hindi siya mabuhos yung ating bigas. So, nandito na po siya ang ating coins. Pagkatapos niyan mga mamis ay katulad ng sinasabi ko ang ating tatlong dahon ng laurel. Ito lamang po ang ating kailangan dito sa ating gagawing pampaswerte. So ibaon natin ng kunti ang ating laurel sa ating bigas. Kayo na pong bahala mga mamis na magpaganda pa kung paano ninyo ilagay ang inyong mga laurel. So ito na po siya mga mamis. At pagkatapos nito mga mamis ay humarap tayo sa silangan. At i-wish ang kahit anumang kahilingan natin na yung mga positibong mga kahilingan. At huwag po nating isipin na gamitin natin ang sana dahil ang sana ay madalas hindi nangyayari mga mamis dahil hindi kasigurado. Kung kaya dito sa ating pag-wish dito ay siguraduhin natin na yan po ay nangyayari na ang lahat ng ating mga kailangan, yung ating mga minimiti sa buhay. At ganun din po pagkatapos nating mag-wish or yung ating mga kahilingan na nangyari na ay siyempre tayo po ay magpasalamat na mga mamis pagkatapos. Kung kaya mga mamis, ito lamang pong mga sangkap na ito at ito lamang mga mamis ang ating kailangan. At tiyak ako na tayo po ay siswertihin sa mga bagay lamang na ito mga mamis. Kung kaya subukan nyo na po itong gawin at huwag na po kayong mag-alinlangan sa lahat ng inyong mga ginagawang mga pampaswerte para talagang papasok ang mga swerte sa ating buhay. At kailangan na kapag ka gumawa kayo nito, may 100% kayong paniniwala na ito'y magaganap ang lahat ng ating mga hinihiling. At palagi nyo pong isipin ang mga kahilingan ninyo na kayo po ay nandoon na sa mga kahilingan. Ibig sabihin yung nangyari na ang lahat ng yan at siyempre ang inyong puso mga mamis ay masayang-masaya habang nandyan kayo sa sitwasyon na inyo pa lamang na pinapangarap. Pero kapag gumawa tayo ng mga pampaswerte mga mamis, isipin natin na nandoon na tayo sa mga bagay na ito. At siyempre tiyak na makakapagpasalamat tayo sa sobrang saya natin sa ating buhay. Kung kaya iyan po ang ating gagawin palagi mga mamis tuwing tayo po ay gumagawa ng mga pampaswerte para ito po ay ma-attract natin ang kasaganaan sa ating buhay at tagumpay ang palagi nating makakamtan sa ating buhay. Kung kaya mga mamis, kung kayo po dyan ay gusto nyong masolusyunan ang lahat ng inyong mga problema, lalong-lalo na sa pera, gamitin nyo ang mga bagay na ito at lalong-lalo na kung mayroon kayong mga businesses dyan, pwede nyo pong gamitin ang mga bagay na ito. At saan po natin dapat ilagay ang mga bagay na ito, mga mamis? Kung meron kayong
lugar dyan na dapat paglagyan sa wealth sector ng ating tahanan ay doon na po natin ito ilagay. Sa southeast po yon. At ganun din po ay pwede po rin natin itong ilagay sa entrance door natin. Sa loob ng ating tahanan, iharap natin ito sa entrance door. Kung kayo po ay mayroong dapat paglagyan. Kung halimbawa wala naman mga mamis, ay hanapan nyo po ng paraan at ikubli nyo lamang ang mga bagay na ito at pwede nyo po itong takpan. At kung mayroon ng darating sa inyo na mga swerte sa inyong buhay, pwede nyo rin pong palitan ang ating ginagawang ito. Sunugin natin ang ating dahon ng laurel at ang ating bigas ay atin ang sasaingin at ang ating coins ay atin muling huhugasan yan at pasinaga na naman natin ng liwanag ng araw o kaya ng liwanag ng moon at yun naman ay itabi naman natin at yun naman ang ating gagamitin muli kung gagawa tayo ng mga ganitong bagay mga mamis. At hanggang dito na lang po tayo mga mamis, sana po'y nagustuhan nyo ang ating mga sinishare ngayon sa araw na ito. At maraming salamat sa inyong lahat, sa ating mga subscribers. At sa hindi pa nakapag-subscribe, ay isubscribe nyo na rin po ang ating channel upang mapanood nyo ang lahat ng video na ating i-upload. At maraming salamat sa inyong lahat. God bless po and thank you for watching. Take care po!